Click like and subscribe, Dr. Catherine Piliora. Ang mamimili sa palengke. Hello, good afternoon po. So, as you can see, I am now in the vegetable stand or vegetable section, and we are now buying some stuff and vegetable for our small sari-sari stores. Let's watch out the vegetables today. Okay, and as you can see, ito yung Kabankalan City dito sa Negros Occidental. Yan yung asawa ko namimili na siya, yung Pechay. At ako ngayon ay mamimili na kamote. So, kung makikita mo, mayroon dalawang klaseng kamote dito. Yung puti, tsaka yung maliit, yung pula. Pero, yellow pa rin pag naluto ito. Inam na recipe or sangkap ito para sa kutsero. Ito yung mabili sa amin. Kaya ito yung bibilin ko para sa aming karinda. So, as you can see guys, wala na masyadong tao dito kasi natapos na yung bagsakan. Yung mga tindero, tsaka yung mga tauhan ni Leo dito ay nagpa-packing na lamang, tsaka naglinis ng mga paninda, and kami yung mga latecomers ng mga maninda, mamimili. Okay, so ito. Ayan. So meron palang ubi, meron palang ano dito, tapol ang tawag dito, tapol. So meaning, tapol ang puti. Okay, so tapol, ibig sabihin ubi. Yung violet, violet yung cola, ang color. Okay, so ito yung hanapin ko kasi yung iba pala, yung puti pala ay violet. Violet pala to. Maputi, pero meron din violet. Ayan, doon. Violet yung flavor. Yung ano, kulay. Kaya ngayong hapon, kami ay mamimili ng mga gulay dito sa bagsakan area. Kaoga. Tsaka, ang mahal ngayon ay carrots. 75 pesos per kilo yung carrots. Kaya mamimili ako ng ito. Violet. Gama ba kalta violet ga? Violet yung kamote. May kamote di o, ano, ng violet na kulay. Kamote? Violet? Ah, puti lang. May namimili to. Hindi, ano lang, isang kilo lang. Isang kilo lang yung bibili namin na violet. Tsaka ang tira. Ay, ito, puti. Hello. So, as you can see, maraming sayote ngayon. So, yan. Yung sayote from, fresh from Canlaon City. And we have different kinds of sayote. So, ito yung pinipili ko. Yung iba, mga malalaki. And yung iba naman ay mga maliliit. But still, they have the same prices kasi bagsakan to. And ang price kaya ni dito sa bagsakan ay 7 pesos lang ito. Kaya magandang price na to. Pwedeng mabenta ng 10 pesos or 15 pesos. Eh, meron din mga kamote dyan. Root crops din. So, tatanungin natin ang may-ari kung magkano yung bintahan nito. Most probably, mga 35 to 40 pesos per kilo to. Kaya ito yan. So, lang dyan yung asawa ko. And, meron tayong dito, repolyo. Repolyo. Ang repolyo yata is 25 pesos per kilo na to. Napakamura ngayon. And I have already chosen sayote. Yan, sa isang plastic. And, meron dito tayong carrots. Le, pila ang carrots, Le?
25 yung kilo. Pulyo. Bainite. Ang labanos, radish, bainite. So, labanos, 20 pesos. Kama ko pa ito Chinese, ga? Chinese. Okay, ibagsakan. Fresh from Canlaon. So, ito na yung murang bagsakan ng vegetable stand dito. Mayroon mga anong sira. Ganda sana ng quality pa yung sira. Ibibenta namin to. So, ito. I will order muna 15 pieces only. Kaya napakarami naman ito. Pag naibenta, bibili naman. Kasi yung bagsakan dito ay every Sunday tsaka every Thursday. Kaya mamimili muna ako ng sayote. Lalagay namin ito sa agugo. Para sa mga ulam, pang potsero, pang bihon, pang pansit. Ito, napakaganda. Napakamura naman. Bilihin nyo lang dito sa Kabanggatan City Barber Market. Bagsakan. Okay, as you can see now, we have luya or ginger. So, 150 ang kilo. Tsaka ito, sweet potatoes. Ano mo? Gusto ba? Ano ga? Pidada? Lugangin lang mga 3 kilos. Pilang kilo ng pidada? 100. Tsaka yung paitan, 60 per kilo ang mura na. Mahal, mahal ngayon ang carrot. 75 per kilo. Kaya, ha? Barato na ga? Tsaka yung bumbay or onion is, magkano kilo, Dai? Magkano kilo? 70. Oo. Kasi pinifeature ko ito sa vlog ko. Yung mga price list ng mga gulay ni Leo tsaka ni Jeneline. Magkano na Dai ang ahos, Dai? So, si Leo, so yung may-ari ng malaking tindahan dito sa Kabantalan. Say hi, Leng! Hi! Kaya, umuulan dito sa Kabantalan City. Yan, baha. Baha ang aming pagpapaninda ngayon. Kaya, while waiting, ito na ako. Ito, yan, tingnan nyo yung talong, basa na. Yan talaga yung nangyayari dito sa amin, sa Kabanggatan City, pag, yan, umuulan, yan, mga bata, naglalaro pa. Kaya, rainy days and Mondays always makes me sad. Monday, Sunday. Pero Sunday ngayon, and umuulan. Kaya, as you can see, napakahirap ng buhay ng isang tindero at saka tindera pag ganito yung sitwasyon. Yung mga bata nagtatampisaw sa ulan. Ang lukas na nagpunta ba sa ulan? Nagpunta na sa dugla sa ba? Mag? Ano ga? Rainy days and Mondays always makes me down. Honey, but it seems the hard thing to do. Yan, kumulog ka. Kaya, guys, see you around. Subscribe to my channel. Enjoy watching. Click like and subscribe to Catherine Piliora.